Ipresenta na sa media ng mga polis ang isa sa apat na suspect sa nangyaring pagsabog sa Quiapo noong April 28, bisperas ng isasagawang ASEAN Summit sa bansa. Nakilala si Abel Macaraya base na rin sa CCTV footage at ilan sa mga eyewitnesses na nagsasabi na nakita si Macaraya sa lugar kung saan naganap ang pagsabog. Base sa mga salaysay ng mga ito, si Macaraya Diomano naglagay ng homemade pipe bomb sa kanto ng Quezon Boulevard at Soler Street dakong alas 10 ng gabi. Kinlaro ni Manila Police District Director Senior Superintendent Joel Coronel na walang koneksyon ng nasabing pambobomba sa anumang teroristang grupo. Diomano'y si Macaraya ay gumaganti lamang sa mga nambugbog sa kanyang bayaw. 14 ang lubhang nasugatan sa nasabing pagsabog. Sa ngayon, may tuturing ng case solve ang April 28 Quiapo bombing. Pero hindi pa rin naman daw close ito dahil kasalukuyang pang pinaghahanap ang nalalabing suspect sa nasabing krimen. Ilang araw lang ang nakakaraan nang may naganap na namang pagsabog sa Quiapo. Twin blast kung tawagin ito dahil magkasunod ang nangyaring pagsabog. Ayon kay Philippine National Police National Capital Region Director Oscar Albayalde, ang unang pagsabog ay naganap sa Maygunaw Street. Sumabog ang package na dapat sana ay para kay Attorney Nasir Ibnal, Pangulo ng Imamet Islamic Center at isang kawani ng Bureau of Internal Revenue. Namatay sa pagsabog ang Grab Express driver na nag-deliver ng package, pati na rin ang kaanak ni Ibnal na tumanggap ng nasabing package. Ang ikalawang pagsabog ay naganap sa Minor Sagaray Street, habang ang kapulisan ay abala sa pag-aasikaso ng scene of the crime ng unang pagsabog. Dalawang pulis ang nasugatan. Sa exclusive na interview ng DCRH kay Ibnal, matagal na itong nakakatanggap ng death threats. Ayon sa kanya, hindi sang-ayon ng ibang Muslim sa kanyang mga pangaral, kung saan ibinabahagi nito ang tungkol sa pagmamahalan, pagkakaisa at kapayapaan. Marami tuloy mga tao sa gobyerno ang kumukwestiyon kung bakit nakalusot ang mga ganitong pampubomba sa kapulisan. Nagtatanong si Senate President Coco Pimentel kung saan napupunta ang malaking bahagi ng pondo na dapat sana inilalaan sa intelligence community kung nakakalusot pa rin ang mga ganitong pangyayari. Pati si Senator Panfilo Lacson na tumayo bilang PNP chief bago naging senador ay naalarman na rin kung bakit nangyari ang ganitong pambobomba. Para naman kay PNP Chief Director General Ronald De La Rosa, kahit na hindi nito ipinagtatanggol ang kanyang mga tauhan, dapat rin sigurong tingnan at tanungin ang ibang ahensya ng gobyerno at hindi ibunto ng sisi sa kanila lamang. Para sa Alamba News, RH49, Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita.